Naging madugo ang paghahain ng search warrant ng mga otoridad sa bahay na ito sa Tylo Street sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City kagabi. Ang suspect na si Rolando Abundo Jr. alias Bagyo, dead on the spot matapos manlaban at gantihan ng mga pulis. Kung makita nyo yung pinasukan nating kwarto kanina, ang daming butas. At ito ang baril niya, itong ginamit niya is a 40 caliber na Glock, no? Ito yung magazine niya na inubos dun sa ano, dun sa mga entering party natin. 2016 pa raw tinitiktikan ng mga pulis si Abundo. Bukod sa big time drug pushing, hitman pa raw ito ng mga malalaking tao. Most probably kung sino-sino ang nag-hire sa kanya. And it's not very remote that he's also being hired by some of big time or influential people. That includes already unscrupulous politicians and probable candidates. Mayroon din daw siyang dalawang kaso ng murder na kasalukuyang nasa preliminary investigation. Nakuha sa kanyang bahay ang nasa 500 gramo ng hinihinalang shabu na nasa 3.4 million pesos ang halaga. Mga high-powered firearms, mga rifle, mga pistol, mga bala, hand grenade at mga bala ng grenade launcher. Inimbitahan naman sa presinto ang walong kamag-anak at kapitbahay ni Abundo. Itinuturing sila ngayong persons of interest sa operasyon ni Abundo. Nasugatan pa ang dalawa sa kanila sa nangyaring putukan. Isinugod na sila sa ospital at hindi naman kritikal ang lagay. Itinanggi ng ilan sa mga kaanak at kapitbahay na sangkot sila sa anumang illegal na gawain ni Abundo. Wala po akong alam, ma'am. Anong alam niyo po sa trabaho niya? Wala po kasi minsan lang ako umuwi rito. Balikakarating ko lang po dito galing po sa bahay. Pupuntaan ko po yung girlfriend ko po. Tapos na nagpaket na po ang nagagdan, nagputokan po bigla po. Tapos nandun lang po ako sa taas, tapos nandun po ako dito. Bali yung anak ko po nandito sa labas, kaya napatakbo po ako eh. Nihold po ako dito. Wala po ako. Katrabaho po ako maayos. They will be brought to the station for verification. Kasi itong mga to ay by chance nandito sila. We're not saying that they're also guilty. They will be brought to the station for investigation. Darlene Kai, GMA News.